Noong nag-aaral si Jose Rizal sa Universidad ng Santo Tomas, siya ay nanuluyan sa dormitoryo ng kanyang tiyuhin na si Antonio Rivera. Doon niya rin nakilala ang kaakit-akit na anak ni na Antonio at Doña Silvestra na nagngangalang Leonor Rivera. At sa di inaasahang pangyayari, ang sugatang si Jose ay dinala ng kanyang mga kaibigan sa dormitoryo. Si Leonor Rivera ang nag-alaga at gumamot sa mga sugat na kanyang natamo. Simula noong araw na ginamot ni Leonor ang mga sugat ni Jose, ang dalawa ay mas naging malapit sa isa't isa. At ito rin ang naging daan upang magkaroon sila ng malalim na ugnayan. Tanging gusto ni Leonor ay ang manatili sa tabi niya si Jose, subalit ito ay umalis patungong Spain nang walang pasabi. Nakatanggap ng sulat si Leonor patungkol sa lihim na pag-alis ni Jose, at ito ay lubhang kinalungkot ng dalaga. Gayunpaman, habang nasa ibang bansa si Jose, patuloy pa rin ang pagsusulatan nila sa isa't isa. Subalit isang araw, bigla na lang hindi nakatanggap ng sagot si Jose mula sa dalaga. Ang magkasintahan ay walang kaide-ideya na si Doña Silvestra, ina ni Leonor, natutol sa pagmamahalan nila ni Jose ang nagtatago ng mga sulat ni Lapa. Dahil ang tanging nais ni Doña Silvestra ay ang makasal ang kanyang anak sa isang inhinyero na si Charles Henry Pepin. Sa sobrang pagkalungkot ng dalaga, sa kadahilanang hindi na siya nakakatanggap ng sulat mula kay Jose, iniisip nito na baka may nagustuhan ng iba ang binata. Kaya naman, pumayag na siya sa gusto ng kanyang ina na maikasal kay Charles Henry Keating. Bago ang kasal nila ni Charles Henry Keating, nalaman na ni Leonor ang tungkol sa pagtatago ng ina sa mga sulat nila ni Pepe. Dumating na ang araw ng kasal ni Leonor at Charles Henry Keating, ngunit bakas pa rin sa mukha ng dalawa.